Sa Kuwait po ako galing. Pumunta pala. Ayun, magsasalamat po ako. Galing po ako ng Kuwait, nakikita ko yung mga vlog mo. Talagang hands-on po kayo. Tanungin mo na ako ng matanong mo kasi ako eh. Hello guys, what's up? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol is magre-react tayo muli kay Diwata Pares Overload. Kasi mga nakaraang araw mga ay napanood ko yung isang vlogger dito sa taga-Kuwait. Galing pang Kuwait to mga lodi ah. Para lang bisitahin si Diwata. Ang kaso, itong si Diwata, grabe, nag-attitude mga idol. Yung nga sinasabi ko na si Diwata is hindi namamansin ng small vlogger mga idol. Ewan ko ba, porque walang followers hindi mo papansinin yung tao. Layo pa ng pinanggalingan, no? Galing bakasyon to eh. Galing pa siya ng Cebu, tapos dumaan kay Diwata dyan sa Pasay. Papunta ng Kuwait, pabalik na siya ng Kuwait niyan. Kung napapansin niyo, tignan mo, tinabi. Po ako dahil, picture muna tayo. Tsaka itsura ni Diwata niya. Sabihin natin pagod. Pero, grabe naman yan. So, alam naman natin na pagod yung tao. Pero, pre, grabe naman. Nag-effort yung vlogger o galing pang Kuwait siya para lang mabisita si Diwata. Pero iba yung tsura Diwata dyan. Parang talagang sa mga panahon ngayon, namimili na ng kakausapin. Di ba? Kung may lagay ka siguro, ayan, papansinin ka niyan. Pero grabe naman yun. Hindi naman sa nang hate tayo. Ha? Siyempre, yung mga vlogger na yun, yung isa yan sa mga tumulong sa'yo, bakit ka na nandyan ngayon eh? Kung bakit nag-hype yung business mo kahit maraming nagsasabi na hindi masarap eh, diba? So see, pansinin nyo na lang yung video mga lodi. Diba? Ayan oh. Talagang tablado yung tropa nating vlogger, no? So anyway, wala, sabihin na lang natin pagod para naman may dahilan siya. So yun lang mga idol, na pansin lang namin, nagre-react lang ako dito dahil sa nangyari. So yun lang, maraming salamat. Sana Diwata, huwag ka magbago kung ano man yung narating mo ngayon, kasi galing ka rin dyan sa babae. Alright.